Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. San Marcelino? May opening sa San Marcelino dyan. Kinagulat nga ni Analyn Santos nang marinig mula dito kay Iban na nasunog nga daw kani-kanina lang ito ngang San Marino Hospital. At dito naman nag-flashback sa isipan ni Analyn Santos na sinabi nga ng kanyang lola na hiring nga daw itong ospital na San Marino General. At dito naman naisipan nga ni Aling Susan na mag-apply nga doon bilang kahera. At dahil nag-level up na nga daw siya, hindi na sa kantin, nagiging kahera na nga daw ito. At dito naman, nasunod-sunod na dumating ang mga pasyente na galing nga doon sa sumabog na ospital. At hindi naman maganda o gaga itong sina Analyn at Zoe. At sinubukan nga ni Analyn magpaalam upang magtungo nga doon sa San Marino Hospital, ay hindi naman siya pinapayagan dahil mas kailangan nga daw siya dito sa FX. At nangamba naman itong si Analyn na baka may nangyari ngang masama dito naman sa kanyang lola na si Aling Susan. Kaya naman, pinakiusapan niya itong Selenet at itong si Josa na puntahan itong nasabing ospital na sumabog upang hanapin doon ang kanyang lola. At sa diinasahan ay kinagulat naman ni Lenet at Josa ang makitang pasyente na inilabas nga ng mga pulis. At hindi pa nga natin natutukoy kung ito na nga ba si Aling Susan. Samantala, kinabukasan ay kinagulat din ni Analyn nang minsan may tumawag dito sa kanyang cellphone na hindi naman daw naka-registered. At laking gulat niya nang marinig ang boses dito ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At tuwang-tuwa naman itong si Analyn dahil sa wakas ay nakapag-video call nga itong kanyang ama sa kanya. At dito naman diretsahan na sinabi ni Dr. Tanyag kay Analyn kung nabuksan na nga ba niya ang cellphone na naiwan nito dahil sinadya na talaga iyon na para kay Analyn upang panghawakan na ebidensya laban dito kay Moira. At gulat na gulat nga itong si Analyn sa mga narinig dito ni Dr. Tanyag. At hindi na nga nag-atubili pa. Nasundin itong inuotos ng kanyang ama na kinakailangan daw na buksan ang nasabing cellphone na naiwan nga dito ni Dr. Tanyag. At dito na nga yan masisiwalat ang mga pangluloko ni Zoe at Moira dahil kahit hindi nila hawak itong ang hard drive, ay mapapatunayan pa rin ito dahil nandiyan nga itong recording video ni Dr. Tanyag na iniwan naman niya dito sa cellphone. Kaya yan ang ating pakatutukan mga idol. Kung bukas na nga ba may mangyari ng maganda dito nga kay Analyn, hindi lamang sa pang-aapi. At lalo na't nandito nga ngayon si Dr. Carlos Benetes sa FX. Dito na rin kaya masisiwalat na itong ang si Zoe ay kanyang anak at marinig nga ito mismo naman ni Giselle. Kaya magkakaalaman na nga yan at ating apakaabangan kung iyan ba ay magkatotoo. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking Monting Channel. Kung ikaw ay naniniwala na malalaman ng at mabigyan ni Analyn ng hostisya ang kanyang ama, ay paki-like mo na ang video na ito at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at uulitin ko, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta dito nga sa aking Monting Channel. Yan lang at maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye mga kaabot kamay na pangarap!